Huwag munang umuwi. Yan ang abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga residenteng apektado ng lindol sa Northern Luzon. Lalo't patuloy pa rin nararanasan ang mga aftershocks. Walang tigil naman ang DPWH sa paglilinis sa mga kalsadang nabrahan dahil sa pagyanig. May ulat si Luisa Erispe. Hindi paligtas na bumalik ang mga pamilya sa kanilang mga bahay na nasira o naapektuhan ng lindol. Ito ang naging babala ng FIVOX sa mga residente sa Hilagang Luzon, lalo na sa mga nasa lalawigan ng Abra kung saan naramdaman ang epicenter ng lindol kahapon. Ayon sa FIVOX, tuloy-tuloy pa kasi ang nararamdamang aftershocks na posibleng maging sanhi na tuluyang gumuho ang mga bahay na tumagilid, lumundo o magkaroon ng bitak. Ang pinaka-importante po, Vice Gov, is ma-inspect ng mga engineers kung structurally sound yun. Kung walang sira, mas candidate na bumalik agad. Basta masigurado na structurally safe. Kasi yung ibang may sira, baka matuluyan sa aftershock. Sa ngayon, unti-unti nang humihina ang mga aftershock. Aabutin lang ito ng 2 hanggang 3 araw. Mukhang nagda-down na naman yun ng aftershock. So, we have magnitude 1, magnitude 2, may magnitude 5. So, parang hoping for the best na papunta tayo sa humihina na. So, papunta na tayo sa hanggang after a few days siguro, sasettle down na siya. I-inspeksyonin pa naman ng DPWH at lokal na pamahalaan ang mga kabahayan bago makabalik ang mga residente. Sa tala ng FIVOX, hanggang kaninang 1:00 PM, aabot na agad sa 849 ang aftershocks. 24 dito ay naramdaman ng ating mga kababayan. Karamihan naman ng aftershocks ay nasa Abra at may magnitude na 1.5 hanggang magnitude 5.0. Samantala, tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways at nakapokus na sila ngayon sa mga secondary roads dahil halos tapos na nilang linisin ang main roads. We expect that late this afternoon or tomorrow as will be everything will be cleared out sa lahat ng national roads namin, and I have also instructed yung mga tauhan natin sa regions and district offices na tulungan din yung mga local government units pagka may manpower reserve na tayo para yung mga pangangailangan nila sa mga local roads nila in terms of manpower and equipment, i-mobilize na rin namin para matulungan din yung mga local government units. Kapag tuluyan naman nang mabuksan ang mga kalsadang nasarahan ng landslide at rockslide, inaasahan na ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko para sa mga kalakal at produkto mula sa norte patungo sa Metro Manila. Luisa Erispe, para sa Bayan.